So guys, and good morning. So today, nandito ako sa Kipil, dito sa Ayala. Magsasubmit ako ng mga documents. And si Liam nasa hotel. So, pre-preparean ko na siya ng gatas. Tapos, pagkain niya, rice, binitan ko na siya sa labas. Kasi baka gigising siya ng maaga. At, pagtingin niya wala ako, kaya hinandaan ko na siya. So, natulog pa nung, kasi ang appointment ko dito kasi 7:30, medyo maaga siya. So, kaya, hinanda ko na. So, ayun ang mga papel. Dinala ko na lahat. Ayan, dinala ko na lahat siya. Yung mga original, mga photocopies, lahat-lahat. Para hindi na tayo magpabalik-balik. O, ito pala yung Kipil building. Yung Kipil, dinatawag nila na Kipil. So, hopefully na lahat ng papel natin is wala tayong kulang. Tapos, I think, hindi ko alam kung uwi ba kami for today. Basta, depende kung ma-aprobahan na ba itong itong papeles ko kapag wala yung kulang. And naman, sa mga nagtatanong kung bakit daw akong gumagastos, ang bank statement po ay showing lang yun na may enough pera ka sa bank, na may pumasapasok na pera every month sa banko mo. And pag sabi nila, bakit daw hindi yung asawa ko, bakit kailangan pa ng bank statement? Kasi nga po, yung bank statement, mas madali kaysa mag-ano pa siya sa akin, support sa akin, mag-support. Kasi yung mag-support kasi, yung nagpapakita na siya yung bahala sa lahat, hindi madali yun. Kailangan kunin yan sa Norway. Kailangan siya nandun sa Norway. Kailangan may papirma sa pulis. Kaya tapos dalhin naman dito sa Pilipinas, ipapadala. Kaya mas easy talaga yung bank statement na ipapakita, mas madali. Hindi na kailangan hintayin ang mga papers. Kasi last time yung ginamit namin ganon, support. So last time mama niya ang nagsusupport sana. Kaso nga, kasi last time din, nandito siya dito sa Pinas. So, hindi pwedeng nandito siya tapos siya yung magbibigay kasi kailangan ng perma ng police sa Norway. Kaya, ayun. Tapos, ang problema lang na failed ako last time, hindi na-aprobahan yung visa dahil kailangan ng original na paper. At ang sinisend lang namin, yung scan paper. So, hindi kaya ako na Hi! So, yan. So, wala pang alas 7:30. Ay, hihintay mo na ako. Maganda yung maaga kaysa late. Diba? Wait lang. Ay, kita mo na tayo. Ayun, dinala ko na lahat ng passport ni Liam, passport ko, passport ng papa niya para kapag gusto nilang makita, meron na. And yung nagastos pala, kapag mag-online ka pala, yung mag-online ka, kailangan ka na ding magbayad. No. Ang nabayaran ko na yan sa online is 5,000 something ata yun. Basta around 5K. Tapos yung insurance, mga 5,000 din yun. Yung insurance. And pagkatapos, yun lang, pero kay meron pa akong hindi nagawa, kailangan ko pang tawagin. Hindi ko alam kung kailangan ka bang pumunta ng CFO, kasi last time pumunta na ako ng CFO. Kaya nga, ngaya lang, nawala yung CFO card ko. Gusto kong ready lahat ng mga papers, kasi sayang naman kung ma-decline ka. Pagdating mo sa airport, hindi ka ma-cancel. Tapos, binabayaran mo na ng ticket. Ang mahal kaya ng ticket. So, tumawag yung mama ni Aksel. Tumawag kasi siya every week. Nangungusta, nagkausap sa kanyang anak na si Aksel. Tapos, gustong makita si Liam. Excited na siya na makita si Liam. Kasi nga, kinaunahan niyang apo. And the only one apo niya si Liam. Walang iba siyang apo.
At sa mga nagtatanong din kung sabi niya, bakit hindi mo pa hiniwala yan, Jessa? Kasi ganoon, baka anong ginagawa niya kung siya, nung mga oras na wala ka, kung tagal niyang bumalik, tapos sino kaya kasama niya doon, na nang babae yun. Hindi naman pwedeng, guys, na wala tayong problema, kasi hindi naman pwedeng sabihin na wala tayong problema, tapos sabihin natin na baka, or I think, nag-ano ka, I think na babae ka, baka nang babae ka. Tapos hiwalayan mo, kasi baka yung nagbabaka sakali ka lang. Kaya, no, ano naman ang maisasagot ko sa mama niya? Kung sabihin ng mama niya, bakit kayo naghiwalay? Sasabihin ko sa mama niya na dahil I think na nang babae siya or baka nang babae siya, wala namang tayong proweba. Kung may proweba na tayo, saka na. Ngayon wala tayong proweba, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin natin baka, I think, ganyan, mga... Kaya, sa pangkat na wala pa tayong dahilan, eh, hindi muna tayo magdedesisyon ng ganon-ganon. So, ayun, naghihintay na tayo. So, medyo matagal pa siguro ng 7:30. So, hintay-hintay lang muna tayo. Ano? O, ayun. Ayun ang mga matataas na building. Ayun. Ayun ang kipil. Alam niyo, last time kasi, hindi ibig sabihin na kasal ka na, is pala, approve na approve ka. Kapag kulang talaga yung papeles o may mali sa mga papeles mo, ma-decline ka talaga. Last time, na-decline ako kasi kulang yung mga papeles. Hindi, kulang yung isa lang papel ko, yung support niya or nagpapakita na siya yung mag-fully support sa akin or bahala sa akin lahat nung last time. Na-decline ako kasi nga, sabi ko naman sa inyo, yung papel is hindi original, scan lang yon. Tapos, kailangan pala nila na original na paper na galing Norway na kailangan isend pa sa magulang ni Aksel papunta dito. Kaya, yun ang mali last time. Pero, nakapunta na ako 2 beses. So, huwag kayong maalala kasi yung mama niya is mabait naman. Mabait yung mama niya. At, kung kami man ay mag-away doon, at hindi naman ako niya gaganunin na iiwan lang. Medyo, hindi naman ganun nga iiwan niya ako. Eh, isauli niya ako eh. Gusto niya, isauli na lang. Pero, si Aksel, mabait. Pero, may mga, alam niyo naman mga pare, eh, may mga attitude na talaga na kailangan nating balansehin din. Kasi, iba kasi sila kapag nakipag-away. Kasi kapag nakipag-away, hindi siya katulad ng ibang mga apam, hindi kapag nakipag-away, hindi kasi lang ibang katulad ng ibang Pinoy na yak-yakan ka o luhudan ka o magmamakaawa. Ganon. Hindi sila ganon. Kung sabihin mo alis ka, alis din yon. Kung sasabihin mo na aalis ka, hayaan ka na lang. Kung gusto mong gusto mo siya palisin, aalis din siya. Para sobrang masunurin. Tingnan ko nga ang oras kung ano na ba. Kasi baka naghahanap na yung anak ko. Malapit na, 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Huwag kayong mag-alala, guys. Di mabait naman yung mama niya. 2 minutes na lang. May kipil. Kipil. Tingnan. Hanapin ko muna yung appointment ko, at pupunta na tayo sa loob. Ayun, guys, tapos na po ako. So, pangatlo ko na tong balik-balik kasi kailangan nila ng tawag nito. Sponsor. Sponsor letter, and I'm nagpapatunay na yung pupuntahan, kung saan kami pupunta, kung saan kami magsistay for the during the visit in Norway, guys. Tapos
So kailangan naming tawagin si mama ni Aksel. Sa ngayon, ano kasi yun? Good thing sumagot siya kasi gabi kasi, midnight kasi ngayon sa Norway. Kasi good thing nga sumagot siya. No? Eh yun, natuloy na. So, Hi, Dahl. Oy! So, natuloy na yung ano namin. Hi! So, natuloy na namin yung ano, papers natin ko na siya. So, shout out sa taga VFS. Thank you so much. It's very good. Accumulating. Very good. Very good. Ayun, maghanap tayo ng sasakyan at pa-uwi. Ha? Tayo. So yun, shoutout pala kasi it's very accumulating, fast, tapos less hassle sila. Hindi lang dahil nakilala nila ako kasi noon nung nagpa-process ako sa kanila din, kahit hindi pa ako noon na meron, hindi pa ako nag, medyo walang followers pa, maganda talaga doon sa VFS sa Cebu. Talagang very accumulating sila, very friendly in case sa mga customer. Well, mga well professional talaga silang mag-handle. So yan, pauwi na tayo kasi uwi na din tayo sa Mall Bual. Okay mga guys, uwi tayo sa Mall Bual kasi maglilinis pa ako sa Mall Bual. Nililisan ko naman ang bahay bago ko ano lumakad kasi alam niyo naman pag walang tao madumi na talaga, sasakay tayo ng motor. Wait lang kayo. Pila! Rison! Si. 101? Ito, 50? No? Malakaw rin gani? Ha? Malakaw rin na. Nagdag lang ko. Malap! 70! Ay, ang binaman eh. Okay, ha? Shout out! Hindi ka malawa sa giraw ko, ganda ang makana. Hindi ko kaya gagawa. Di yaw. Dito na niya. Ha? Dile. May process ko di sa'yo ay. Ito ang wait niya, ha? Process ko daw. Yes, ha? Diba ang sari ko? Kaya keep it? O, keep it. Ha? Keep it. Norway? Click up. Click. Okay. Click. Ha? Okay na. O. Saan sa to? Ha? Tumuli si Billy Living. Okay, tara na! Let's go! Let's go! Let's go! So, praying tayo guys na ma-approve yun. So, kukuhunin ko pala yung visa pagkatapos niyan sa Manila at sa Makati ko siya kukuhin. Sige na! Kapag tawal mo! Norway ah, bibisit lang! Kapag Norway! Kapag Norway! Very cold doon in Norway. Very cold? Very cold. Just like Philippines, it's very hot. Ah. Hotter than Philippines, yeah, when it comes to summer. Yeah. Wow. Amin na, may mong ba na mo? Oo. Yeah.